Lagi na may conflict, no? Lagi na. Kasi parang hati yung ano mo, dedication mo dahil kumisa nagkakasabay, hindi mo alam saan ka pupunta. Pero it was lately na na-encourage din naman ng mga leaders ng community, lalo na sa CFC, na bigyan ng mas importansya yung servisyo sa pares. Nung una, ano din ako eh, parang hindi din ako, ano din eh, parang hindi ko rin matanggap yun na bakit gano'n. Kasi sinasabi naman sa community, dapat ang loyalty mo andito. Pero pag ano ko sa pares, gano'n din ang sabihin na ang loyalty mo dapat una dito sa pares. So it was only lately, no, medyo magwasan na yung ano, responsibilities ko. Nawala na rin ako dun sa community, natapos na rin yung aking termino. Sabi ko, I'm just to focus myself sa isa lang. Ibig sabihin, ang purpose mo is gawin lang yung talagang kung ano yung meron ka ngayon. At hanggang sa matapos, I dedicated myself. Kasi nga, yun lang naman ang gagawin mo. So, pati hindi mo pa kayang gawin. Samantalang 100% mo na pwede mag-focus. So, maraming salamat sa service. Yung sa mga dating kasama, sa mga bagong kasama ngayon, masabi ko nga, kaya niyong gawin kung anong ginawa namin. It's only kung paano niyong gagawin. Kapag ka ang purpose niyo ay nakatuwang sa Panginoon, siya na yung mag-guide sa inyo kung ano yung dapat niyong gawin at kung ano yung maganda para sa inyo, lalong-lalo na para sa samahan. So, natutuwa ko ngayon kasi ang ganda ng samahan. Pero siguro nung mga nauuna, hindi lang nabigyan ng masyadong atensyon at saka focus. Kung po paano ang gagawin yung ganito na magkasama-sama madalas, makakilala. Kasi yung doon lang makikita, yung magsaserve, wala eh. Wala napaka-iksi ng interaction, ng fellowship, para magkakilala ang bawat isa. Pero natutuwa ko sa pamumula ng ating mga present ano yan na nagpapasalamat ako kay Brother Luther kasi ako yung nagsendi sa kanya. Sabi ko, feed pa kasi ng mga ibang emeritus yung mga nauna sa amin. Parang noong sila ay matapos ang kanilang termino na 6 taon, lagi na rin sinishare na bakit daw ano, parang mahirap pala yung ganon, yung bigla na lang puputulin. Hindi mo na alam parang nasa kaano ka eh. Hindi mo alam kung saan ka magsiserve. So yun yung ginawa na ni Brother Rudolph na ginawa ng paraan para kami mga emeritus ay kahit paano mapabilang at patuloy pa rin magsirbisyo sa pares. Salamat din sa leadership ng ating Father Chito at ng Philcom community for allowing us to serve. This, thank you.